Pero of course, ano, tawag doon, kayo ni Kokoy, ano na ba, anong update sa inyo? Updates po sa, ano, nasa Cavite po siya ngayon, ako po nasa... Of course, nung after Gameboys, di ba, paano kayo with each other, ganun. Oh, for sure, Kuya Glenn, sobrang naging close na nga po kami. Well, while making Gameboys, syempre, naging closer yung bond. Kasi syempre, iba po yung relationship na ma-form nyo. Not just with Kokoy, but with the whole Gameboys team. Kasi ginagawa namin yun in the middle of a pandemic. Tapos sa Zoom lang kami nagkakitaan. So imagine po kapag nakita kami in person, para mas magiging malapit talaga kayo. And syempre, nakasama ko na sila sa mga lock-in. Kokoy, buong Gameboys cast, yan, si Direct Percy. So, magiging close po talaga kayo eh. And si Kokoy, sobrang na-appreciate ko yung friendship niya. Parang, after nung wake po ng lola ko, galing po akong shoot nun eh. Dumiretso ako sa wake ng lola ko. Tapos, after like 2-3 days, naka-uwi po ako. Tapos, pagka-uwi ko dito, may nakita akong note. Tapos, pinadala ni Kokoy yung note. Nagpadala siya ng note na kalimutan ko na ako nakasulat eh. Pero sinasabi niya lang na, palakas, kaya mo yan. Nakikiramay siya, ganyan. Sabi ko, sweet nung may panood pa siya. Pero, tawag doon, hindi na ba siya, ano, hindi na ba siya bantay sarado? Hindi na naghihigpit? Ano, wala po siyang harapat ng manghigpit kasi... Ay, pero affected ka nung anong tinanong pa doon. Diba? So, supportive po yun si Kokoy. Same way na kung gano'ng ako supportive sa kanya, kung gano'ng ako supportive yung mga sumusuporta sa amin. Kahit ano pa pong project yung gawin namin, parati po kami nandyan kapag kailangan namin yung isa't isa or kapag, you know, para supportan, i-share yung show na ginagawa namin or kung ano man yan. Alam na po ni Kokoy yun. And ganoon din siya for me, which I really appreciate about him. At least, diba? Opo. Ano, kumbaga, maganda yung ano, yung relationship hanggang ngayon. Pero yun, kailan na ba ang ano, kailan na daw ba ang Gameboys, tanong ng mga fans? Gameboys 2. Alam niyo po, wala po talagang may alam pa kung kailan. Kahit tanongin niyo po si Direk Jun, Direk Percy, hindi po nila mabibigay because yun nga po yung sinasabi ko na kahit ako nag-aabang, lahat kami sa team nag-aabang. Syempre, ang idea first, i-make sure na it's the best possible output bago siya makita ng mga tao. And I know, I'm sure that they're gonna make, you know, yung pag-iintay ng mga tao very, very worth it. Pag-iintay ko, pag-iintay ng lahat. And the post-production is not easy. Editing is not easy. Yung pag-edit po, syempre may dubbing pa na mangyayari dyan. Kukulayan pa po yan. Ang dami pa pong steps eh para matapos po yung palabas. And syempre nga, yun. Syempre, mga perfectionist po itong sina Direk Ivan, Direk Jun, Direk Percy. So, it's gonna take a while. Pero, it's gonna be soon. It's gonna be soon for sure. Tapos na i-shoot lahat. Post-production process na. And it's gonna be worth it when it's out. I promise. Pangako yan. Abangan na lang ng mga fans yan, di ba?